mga isyong personal at isyong panlipunan. Ang sociological imagination. Sa pag-aaral ng mga hamon at isyong panlipunan, mahalaga ang pag-unawa sa mga strukturang bumuborito maging ang kulturang naglarawan sa isang lipunan. Mahalaga rin makita ng bawat isa ang kaugnayan ng strukturang panlipunan at kultura sa pagkaroon ng mga suliranin at isyong panlipunan. Ayon kay C. Wright Mills, mahalagang malinang ang isang kakayahang makita ang kaugnayan ng mga personal na karanasan ng isang tao at ang lipunang kanyang ginagalawan. Tinatawag niya itong sociological imagination. Kapag nalinang sa atin ang abilidad na ito, masusuri natin ang koneksyon at intersection ng mga isyong personal at isyong panlipunan. Mahalaga rin ito sa pagbibigay ng koneksyon sa mga pangyayari sa ating buhay bilang isang individual at sa pangkalahatang kaganapan sa lipunang ating ginagalawan. Isang halimbawa nito ang problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa usaping pantrapiko, lalo na sa Kamaynilaan at mga karatig lugar. Sa simula, maaring isisi sa tao ang pagiging huli niya sa pagpasok sa paralan, subalit kung susuriin ang isyong ito, masasabing ang palagiang pagpasok ng huli ay bunga ng malawakang suliraning pantrapiko. Kung gagamitin ang sociological imagination, maiugnay na hindi lamang personal na isyo ang dapat harapin, kundi isang isyong panlipunan ang nakaepekto sa isang individual. Ano nga ba ang kaibahan ng isyong personal at isyong panlipunan? Ang mga isyong personal ay sinasabing nagaganap sa pagitan ng isang tao at ilang malalapit sa kanya. Ang solusyon sa isang isyong personal ay nasa kamay ng individual. May tuturing ang isyong ito na pribadong bagay na narapat solusyonan sa pribadong paraan. Samantala ang isyong panlipunan ay isang pampublikong bagay. Karaniwang kaugnay ito ng krisis o suliranin sa mga institusyong panlipunan. Mga suliraning ito na nakaepekto hindi lamang sa isang tao, kundi sa lipunan sa kabuuan. Mahalagang malaman mo na sa kabila ng pagkakaiba ng isyong personal at isyong panlipunan, ang dalawang ito ay magkaugnay. Isang halimbawa nito ay ang hamon, ay ang mga hamon at isyong pangkapaligiran. Ang makalat na bakuran ay isang halimbawa ng isyong personal. Subalit kung ang isang barangay o bayan ay magiging makalat dulot ng kawalan ng maayos na sistema ng pagtatapo ng basura, ito ay may tuturing na isyong panlipunan. Idagdag pa rito ang masamang epekto sa kalusugan at ekonomiya ng isang lugar kung ito ay mabaho, makalat at walang maayos na sistema ng pagtatapo ng basura. Mayroon ding mga isyo na may kaugnayan sa ekonomiya. Isang magandang halimbawang ibinigay ni C. Wright Mills ng pagkakaiba ng isang personal at isang panlipunan ay tungkol sa kawalan ng trabaho. Kung sa isang komunidad na may 100,000 mamamayang maaaring maghanap buhay ay may isang walang trabaho, maaaring ituring ito bilang isang isyong personal. Subalit kung sa isang lipunan mayroong 50 milyong tao at 15 milyon sa mga ito ay walang trabaho, maaari itong ituring na isyong panlipunan. Sa malalim na pagtingin, maaaring maging konklusyon na may kakulangan sa lipunan o struktura nito na nagdudulot ng kawalan ng trabaho ng maraming mamamayan dito. Mayroon din namang ilang pangyayari na may tuturing na isyong panlipunan
subalit makikita ang epekto sa personal na buhay ng isang tao. Ang mga digmaan ay may ituturing na isang panlipunan, subalit hindi may ikakaila ang epekto nito maging sa personal na buhay ng mga tao sa lipunang puno ng kaguluhan at karasan. Gamit ang kasanayan na sociological imagination bilang bahagi ng lipunang iyong ginagalawan, mahalagang maunawaan mo ng mga personal na isyong naranasan mo ay may kaugnayan sa isyo at hamong panlipunan. Hindi rin maikakaila na mayroon kang mahalagang papel na gagampanan sa pagtugon sa mga isyo at hamong kinakaharap ng lipunan sa kasalukuyan. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat po.